Everyone, this is me again, Albert. So for today guys, pag-uusapan natin about sa sakit ng ulo. So mga kailangan gawin kapag madalas na sumasakit ang ulo or ang ulo natin, 'di ba? Madalas na sumasakit ang ulo natin kasi andiyan na yung mga iniisip natin or mayroon tayong sakit. So for today guys, kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin YouTube channel, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated. So, ang pag-uusapan muna natin ngayon is about sa madalas na pagsakit ng ulo. So, ano nga ba ang mga dapat gawin at ano nga ba ang mga dapat inuming gamot? So, tamang pagtulog at pahinga. Maglagay ng yelo sa bahagi ng ulo na masakit. Na masakit, diba? And then, matulog. And then, mag-manage ng stress. So, kailangan i-manage natin ang stress. Matutong mag-manage ng stress. Yung ibig kong sabihin, guys. Matutong mag-manage ng stress kapag ikaw ay stress. So, uminom ka ng maraming tubig kapag ikaw ay stress. So, uminom ka ng maraming tubig. Uminom ng pain relievers. Tulad ng paracetamol o Paramax na tinatawag. And then, mga dapat mong malaman tungkol sa paracetamol. So, yan ang pag-uusapan natin ngayon about yan. So, siyempre guys, kadalasan talaga stress tayo, lalo na sa trabaho, lalo na sa asawa, boyfriend, girlfriend. So, eto alamin natin. So, para saan nga ba ang paracetamol? Ang gamot na ito ay para sa sakit sa ulo. So, ang paracetamol ay para sa sakit ng ulo. So, ang paracetamol talaga guys ay para sa sakit ng ulo. Yan. And then, ang gamot na ito ay para sa sakit ng ulo, sakit sa likod, masakit na puson, muscles, muscle pain. Yan, tooth cheese or arthritis pain o ano mga sakit sa mga sakit na dinadala natin ay makukuha o matatanggal talaga ng paracetamol. So sakit sa ulo or mga sipon na pag sinisipon tayo, linalagnat. So yan po yung mga dala ng paracetamol. So yung paracetamol talaga ay sa lahat ng sakit sa ulo, masakit na ngipin, masakit na puson, masakit na kasukasuan, and then arthritis or arthritis pain o anong mga sakit na dala ng sipon at trangkaso. And then mga paalala sa tungkol sa gamot. So ito guys, mga paalala bago nyo yan inumin, huwag lalagpas sa 8 tabletang gamot o huwag lalagpas sa 8 tabletang iinumin sa loob ng isang araw. So kailangan huwag kang lalagpas sa 8 tabletang gamot na iyong iinumin sa isang araw, ha. So sa loob ng isang araw, may ingredient na water repellent ang gamot na ito na maaaring magresulta ng pagdurugo. Bukod sa RM, paracetamol, pwede rin inumin ang Paramax, Empropin, or Ibuprofen na maganda rin ito sa ating katawan at sa mga sakit-sakit. At paracetamol. So, narito ang mga detalye tungkol sa produkto para sa Paramax na gamot. So, ito ay para sa mild hanggang sa severe level lamang yung pananakit na kadalasang nagmumula kapag may problema sa kasukasuan or joints
sa joints. So, and then muscle dahil, or muscles, dahil ito ay may paracetamol. Dahil dito may paracetamol na pwede rin itong inumin para sa sakit sa ulo, puson, ngipin, o para sa sakit sa mga para sa sakit sa ngipin, sa mga nanggagaling sa minor surgery, sa ayan yung mga may minor surgery. So pwede rin uminom ng ganitong gamot. And then mga paalala, ito mga paalala natin tungkol sa gamot na ito, ay hindi ito pwede sa mga batang may edad na 12 pababa. So, bawal ito sa mga bata na 12 pababa. So, huwag iinom ng lagpas 10 araw. So, maliban na lamang kung nirisitahan ka ng iyong doktor. So, huwag lalagpas sa 6 na tabletang iinumin sa loob ng 1 araw. And then, ang pag-inom lang talaga nito is umaga, tanghali, at gabi. So, yan lamang guys ang aking mga tips sa ngayon. And then, lagi po tayong mag-ingat. And then, lagi po tayong magdasal. And naway, lagi tayong healthy. And always mag-ingat. And then, iwasan ang stress. Iwasan ang pag-isip, dahil yan ang nagdadala ng sakit sa ulo natin. And din sa pabago-bagong weather, like uulan, iinit, di ba kagaya ngayon ay napaka-init talaga ng panahon, may minsan maalinsangan, malamig, so yan ang uso ang sakit. So uso ang sakit sa ganyang panahon. Kahit ako nararanasan ko yan, masakit ang ulo, sobrang napakasakit. Like mayroon tayong headache or migraine. So, yan ang aking always experience dito. Yan lagi ang na-experience ko. Napakasakit ng ulo ko. Ayan. Thank you for watching, guys. And don't forget to subscribe and like and hit the notification bell para lagi kayong updated. Thank you for watching. Bye.